Hi everyone! Malapit na naman ang Chinese New Year at dahil malapit ang Chinese New Year, kailangan natin magluto ng isa sa mga Chinese favorites na water chestnut cake or mataiko in Chinese. At ito ang ating mga ingredients na kakailanganin sa ating water chestnut cake. Of course, ang ating fresh water chestnut or ang tawag dito sa Tagalog ay apulid. And then, ang ating water chestnut powder. Meron tayo ditong 500 grams. And then, ito siguro ay approximately mga 1 kilo. Pero after natin mabalatan yan, magiging half kilo na lang siya. So, at and then, meron tayo ditong rock sugar, which is half kilo din. Para sa ating tatlong molder. Ito yung plastic mold na gagamitin natin mamaya. And then, dito natin imimix ang ating water chestnut powder. Uunahin muna natin siyang lagyan ng tubig. Kailangan natin ng isang litrong tubig para dito sa 500 grams na water chestnut powder. Ito ang ating water chestnut powder. Buksan lang natin. Ito siya. Ayan ang itsura ng ating water chestnut powder. Ayan siya. Ilalagay lang natin siya dito sa ating mixing bowl. Ayan. And then, lalagyan natin siya ng 1 liter na tubig. Ayan. Ito ay 500 ml. And another 500 ml ng tubig. Tunawin lang natin ang ating water chestnut dito. And then set aside muna natin siya at babalatan muna natin at hihiwain ang ating water chestnut. Ayan, ito ang water chestnut natin. Babalatan muna. Ganyan lang siya. After natin mabalatan, ibabad natin siya dyan sa tubig. Ayan. And ito na ang ating water chestnut na nabalatan. Ngayon, tatagtarin naman natin siya. Ayan, hihiwain natin siya ng maliliit. Depende na lang sa gusto nyo. Pwede kahit anong size. So, ayan, ito na lahat yung ating tinadtad na water chestnut. Magluto na tayo. Ngayon, ang gagawin ay magsalang tayo ng isang saucepan. At papakuluan natin ang ating water chestnut. Lagyan natin siya ng 500 ml na tubig. At ilagay na natin ang ating water chestnut. Hayaan natin diyang kumulo. Kapuluan lang natin siya para maluto muna siya. Panapin natin. Yan, pag kumulo na siya, so parang luto na dahil nag-clear na yung ating water chestnut. Pwede na nating i-add ang ating rock sugar na hinugasan ko kasi baka may mga alikabok. Yan, ilagay natin ang ating rock sugar at pakuluan hanggang sa matunaw ang ating rock sugar. Pwede din kayong gumamit dito ng refined sugar, white sugar, brown sugar. And then, lagyan din nga pala natin ng konting asin pang balance ng lasa niya. Ayan, maglagay tayo ng 1 pinch ng salt. Konti lang. Ayan, dahil tunaw na ang ating sugar, pwede na natin ilagay yung ating water chestnut powder mixture. At bago natin ilagay ang ating mixture, kailangan patayin muna natin ang ating apoy. Ayan. At make sure na ang ating mixture ay halong-halo para hindi siya namuo. Ilagay muna natin ang kalahati. Yan, half muna. And then, saka natin siya haluin. Yan. Ayan, medyo lumalapot na siya. Pero mamaya natin ihahalo yung ating another half ng mixture natin. But before that, bago kong makalimutan, nalagyan muna natin siya nito. Ito ay isang flower tea na bibigay ng
kakaibang amoy o aroma sa ating water chestnut. Yan, parang kasubha sa atin na yung nilalagay sa lugaw. Parang ganyan yan siya. Yan, para magkaroon siya ng flavor. Lagyan natin siya niyan. Mix natin mabuti. Yan, ihalo natin unti-unti ang ating next batch ng ating mixture. Habang inilalagay natin, hinahalo ulit natin ang ating mixture para hindi siya mamuo agad. Ayan, bago siya mabuo ng tuluyan, kailangan na natin i-transfer doon sa ating mold. Ayan, i-transfer na natin siya sa ating mold. Ang ating nagawang water chestnut cake, pero hindi pa siya luto dahil i-steam pa natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Ilagay lang natin dyan ang ating water chestnut cake na ginawa. Oops, hindi sa balance. Wait lang. So, ayan na siya. Takpan natin at steam natin hanggang 20 minutes muna din. I-check natin kung okay na siya. Malapit na ang 20 minutes matapos. So yan, i-check na natin kung okay na siya. Oh, ayan. Clear na ang ating water chestnut cake. So, I think may okay na siya, pero iti-check muna natin. Ayan, insert muna tayo ng chopstick. Ayan, di pa siya ganong okay kasi may puti pa sa dulo. So, kailangan pa natin ituloy ang ating pag-steam ng another 10 minutes. Ayan. So, ang total ng pag-steam natin ay 30 minutes. Ito na, after 30 minutes, check na natin ang ating niluto. So, I think this time, okay na siya. Check natin itong isa. So, ayan, clear na. I think luto na siya after 30 minutes. So, yan, pwede na natin i-try. Tingnan natin kung gano'ng kasarap habang mainit pa. Ayan, dumidikit pa talaga siya. Dahil mainit pa. Oh, ayan. Ayan ang ating water chestnut cake. Oh, diba? Lami-lami. Ang lambot, oh. Thank you very much for watching. Advance Happy Chinese New Year! Kong Hei Pa Choy. God bless everyone. Till my next one. Bye-bye. Thank you.